So, kamusta kayo mga pre? Dahil sa ang NBA, ang highest level ng basketball sa mundo, ay marami mga kakaibang plays ang ginagawa ng mga players, gaya ng mga crossovers at mga slam dunk. Hindi ko na sinama ang pagtira ng mga 3-pointers, para kasing normal na ito para sa NBA ngayon. Sa mga sinabi ko, ang isa sa pinaka-exciting na panoorin na players pag ginagawa ang mga plays na to ay si Kryptonate, ang 5'9 guard na si Nate Robinson. Isang guard na kaya mag-crossover, mag-dunk at masupalpal ang matatangkad ng mga players. Si Nate Robinson lang naman ang nag-iisang player sa NBA ang nanalo ng 3 beses sa slam dunk contest. Sa opinion ko lang mga pre, ay mas magandang panoorin ang mga players na nasa 6 feet below na mag-dunk kumpara sa malalaking players. Si Nate kasi ang kahit nasa 5'9 lang ay nasa 43 inches ang taas ng talo nito. Tapat na para maabot ang rim at makagawa ng exhibition sa ere. So para sa video na to ay balikan natin ang naging kwento ni Nate Robinson. Paano ang katulad niyang nasa 6 feet below ay kinukonsider na isa sa mga best dunkers sa NBA. So bago ang lahat ay huwag niyo naman kaming kalimutang i-follow sa aming Facebook page at i-check niyo din ang aming YouTube playlist para sa iba pang mga NBA stories. Si Nate Robinson ay nagsimula sa Seattle, Washington na ang tatay niya ay isang legend sa college football na noon ay naglaro din ng isang season sa NFL bago ito mag-retire. Ang physical appearance ng tatay ni Nate ay halos kapareho niya ang tangkad. Sabi nga noon ni Nate, ang kanya mga great-great-grandparents ay may lahing Pilipino. So siya ay masasabi may ancestry ng mga Pilipino. Ang lahi na yon ay papalayo na sa kanyang bloodline. Hindi katulad ng descent na isang pares or may one level pa ng pagka-Pilipino. Example na lang dito ay si Jordan Clarkson. Si Nate ay natutong maglaro ng basketball dahil sa kanyang mga pinsan na mga basketball player din. Isa din sa naging sports niya ay ang American football dahil sa kanyang ama. Mamaya, i-discuss natin ang talent na yan sa football ni Nate Robinson. Nang pagpasok niya ng high school, ay naglaro siya para sa Rainier Beach kung saan naglaro din si Jamal Crawford. Kung saan naman ay naglaro siya dito ng 2 taon ng parehong basketball at American football. Naglaro din siya ng 1 season sa James Logan High School noon sa California dahil sa lumipat pansamantala ang kanyang pamilya doon. Nang matapos lang ang 1 season, ay bumalik siya dito sa Rainier Beach High School ulit sa kanyang senior year. Dito siya nakakuha ng state championship at para maging Washington State Player of the Year at naging number 7 sa ranking sa buong US para sa college. Nang magkaroon na ng recruitment para sa college, ang University of Washington kung saan naglaro ang kanyang ama ay inalok itong si Nate Robinson para sa football team kesa basketball dahil sa kanyang offensive arsenal. Pero dahil sa gifted athlete itong si Nate Robinson ay naglaro siya sa parehong sport sa basketball at football team na mas focus niya noon sa unang taon niya sa college ang football dahil sa ito ang nagbigay sa kanya ng scholarship. Dahil sa hindi naman niya matapatan ang nagawa ng kanyang ama sa football ay nagdesisyon noon si Nate na mag-focus na lang sa basketball sa 2 taon niya sa Washington. Dito ay nagkaroon siya ng malaking impact sa team kung saan ay may average siya na 13 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Halos kapareho ng stats niya nung nasa freshman year pa lang siya habang naglalaro din siya ng football. Dito ay nakasama siya sa starting lineup at nakapasok siya sa all-conference team. Sa junior year ay nakasama noon ni Nate Robinson si Brandon Roy at nadala nila sa Sweet 16 ang Washington. Nakakuha din siya ng maraming recognition sa NCAA at sa kanilang conference. Sa taon na yon ay may average si Nate na 16 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Kasama na din siya sa list ng mga prospect noon para sa NBA draft na pasok sa first round. Kaya noon ay nag-decide na si Nate Robinson na huwag nang tumuloy sa senior year at sumali na sa 2005 NBA draft kung saan naman siya pinili ng Phoenix Suns bilang 21st overall pick na na-trade naman agad papunta dito sa New York. Ang New York ang pinakamatagal na team kung saan siya naglaro na nagkaroon siya ng maraming ups and downs. Ang isa na nga dito ay maging part siya ng brawl noon ng Denver Nuggets kung saan ay na-involve sina Carmelo Anthony at J.R. Smith. Habang nasa New York pa noon si Nate ay nakaranas siya ng pang-aabuso sa kanyang coach na si Larry Brown dahil noon ay sinasabihan siya na maliit. Kaya na lang mga pre ang mag-isip kung ano yon, pero ito ay reference sa height ni Nate Robinson na umabot pa nga noon na kinausap ni Nate si Larry Brown na tigilan na ang pagtawag sa kanya ng ganun dahil sa nandidepress na noon si Nate Robinson. Naayon sa kanya, imbes na tigilan siya ni Larry Brown ay tinatawag pa nga siya paulit-ulit nito habang nasa practice hanggang sa umiyak na noon si Nate Robinson. Pero si Nate Robinson ay tumatak talaga sa mga NBA fans dahil sa slam dunk contest. Una na dito yung 2006 All-Star Weekend kung saan ay nakaharap niya sa finals si Andre Iguodala
Sa contest na yon ay opinion ko ay nanalo talaga si Andre Iguodala. Pero mahirap kasing palampasin ng isang 5'9 player na gumagawa ng mga ibang klaseng dunk. Dito talaga makikita ang ability ng isang player. Ang pinaka-highlight talaga ng slam dunk contest na yon ay nung talunan niya si Spud Webb na halos kapareho niya ang height. Hindi pa natapos doon ang slam dunk participation ni Nate Robinson. Noong 2007 ay sumali ulit siya para i-defend ang kanyang title at nakaharap naman noon si Gerald Green. Dahil sa mga maraming mintis noon ni Nate Robinson ay tinalo nga siya nito. Noong 2009 ay lumaban ulit itong si Nate Robinson at sa finals ng contest na yon ay nakaharap niya si Superman, Dwight Howard. Dito rin niya nakuha ang kanyang nickname na Kryptonite na magsuot siya ng all green para talunan ang nakakostume noon na Superman na si Dwight Howard. Para makuha ang kanyang ikalawang slam dunk championship at noong 2010 slam dunk contest ay lumaban ulit siya at nakuha ulit ang kanyang ikatlo. Si Nate Robinson ay nakilala rin noon sa kanyang mga blocks lalo na kina Dwight Howard, Shaquille O'Neal, LeBron James at sa iba pang malalaking players. Pero ang tumatak talaga sa mga NBA fans noon ay ang block niya dito kay Yao Ming, isa sa mga all-star ng panahon na yon at ang pinakamatangkad na player sa NBA. Na halos doble ang tangkad nito sa kanya. Si Nate Robinson kasi ay may 43 inches na talon, samantalang si Yao Ming naman ay gasardinas lang. Dahil sa maganda rin ang timing noon ni Nate, ay nahuli niya si Yao para sa block na yon at nagbigay kay Robinson bilang shortest shot blocker sa NBA. Nang 2010 mid-season ay na-trade naman si Nate Robinson papunta sa Boston Celtics dahil na din sa naging issue niya kay Mike D'Antoni. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon na tinanggal siya sa rotation. Sa Boston naman ay naging backup point guard siya para dito kay Rajon Rondo. At naging key contributor naman siya para sa playoff dito sa Boston para makapasok din sila sa 2010 NBA Finals. Nang 2011 naman ay na-trade naman siya papunta sa OKC kasama sa package ni Kendrick Perkins na makailang games lang ay binitawan agad siya ng Oklahoma City. Nang 2011-2012 season ay nag-sign naman siya para sa Golden State Warriors at naging vital sa rotation ng team. Sa taon na yon ay may average siya na 11 points per game. Nang sumunod na season naman ay pumirma siya ng isang taon para sa Bulls at dahil na-injured doon si Derrick Rose ay nagkaroon siya ng mahabang minuto at ang pinaka-highlight niya noon ay noong March 8 hanggang April 14, 2013 kung saan ay nag-average siya ng 18 points at 5 assists per game. Sa playoffs ay konti na lang sana ay maaabutan niya ang franchise record noon ng Bulls para kay Michael Jordan. Matapos ang magandang season niya sa Bulls, imbis na papirmahin siya ng malaking kontrata, ay inopera na lang siya noon ng Denver, kung saan naman ay naging off the bench player siya. Maganda naman ang naibibigay niya sa team sa loob ng dalawang season. Noong June 2014 ay na-trade naman siya pabalik dito sa Boston, pero bago pa lang magsimula ang season ay binitawan na agad siya. Nang 2015 ay nag-sign siya ng dalawang 10-day contract para dito sa Clippers. Kaso lang ay nagkaroon siya ng injury kaya hindi na naituloy sa full contract. Dito naman siya kinuha ng Pelicans na sa dalawang games lang ay binitawan agad siya noon ng New Orleans. Yun na ang huling pagkakataon na naglaro siya sa NBA. Para sa ibang option niya ay naglaro naman siya sa ibang bansa. Isa na dito ang Israel na maganda ang pinapakita na doon. Naglaro din siya sa Venezuela kung saan naman siya nakakuha ng championship at finals MVP. Naglaro din siya saglit noon sa G League. Nang 2018 ay naglaro naman itong si Nate Robinson sa Lebanon Super League at dahil sa mga injuries nito ay napilitan alisin agad siya sa lineup at sumali na lang sa Big 3 League doon ni Ice Cube. Dahil sa medyo nasa dulo na ng kanyang basketball career itong si Nate Robinson ay sinubukan itong sumali sa NFL. Nag-tryout pa siya noon para sa Seattle Seahawks na ayon sa kanya ay gusto niyang subukan ng football dahil sa kanyang ama. Para sa opinion ko mga pre, ang isa sa naging dahilan kung bakit nawala agad si Nate Robinson sa NBA ay dahil sa nag-i-evolve ang mga position nila dito, lalo na yung point guard position. Karamihan kasi ngayon ay malalaki na ang mga point guard na kayang gumawa ng mga plays para sa kanilang mga ka-teammate. Si Nate Robinson kasi ay masasabi kong one-dimensional player. Magkakaroon kasi siya ng matinding disadvantage kung ang katapat niya ay nasa 6 feet pataas ang height, lalo na sa kasalukuyang era. Kaya naman niyang umiscore pero ang problema ay ang depensa dahil sa disadvantage na sinabi ko kanina. Sa ngayon, si Nate Robinson ay naging sports analyst na din, katulad ng mga NBA players na nag-retire na sa liga. Hindi pa official na nagre-retire si Nate at susubukan pa niya ulit makapaglaro sa NBA. So yan mga pre ang naging kwento ni Nate Robinson. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.